Ready na ang flour. Ilagay ko ang cooking oil. I-mix lang natin. Natapos ko ng i-mix, isit aside lang. Ilagay ko ang flour. Isunod ko ang white sugar. Then i-mix natin. Isunod ko ang water. Cooking oil. I-mix din. Pagkatapos, gamitan natin ang rolling pin. Ilagay ko na yung tinabi ko kanina. Pagkatapos nating ilagay, iganon lang natin siya. Tapos dito, balutin lang ng plastic wrap. Ilagay lang natin siya sa ref ng 25 minutes. Mainit na lutuan. Ilagay ko na ang cooking oil. Pag mainit na ang cooking oil, isunod ang onion. So ngayon, ilagay ko na ang white sugar. Lagyan din natin ng kunting salt. I-mix lang. Isunod ko ang fresh milk. Haluin lang. Then ilagay ko na ang flour. I-mix lang natin. Hindi na siya lumidikit sa kawali at duto na rin ito. Ito na yung dough na nilagay ko sa ref. Tanggalin natin ang plastic. I-slice lang natin. Tapos ilagay natin dito. Lagyan natin ng kunting harina. Kuha tayo ng isa. Ganun lang. Ganita lang ng rolling pin. Lagyan natin ng palaman. Gamit lang tayo nito. Ilagay lang siya. Ulit-ulitin lang hanggang matapos ang lahat. Lagyan ko siya ng egg yolk. Tapos ko na lalagyan ng egg yolk. Saka natin siya lutuin mga 15 minutes. Ilagay ko na sa kawali. Pagkatapos, takpan na natin.
1 minute. Then baliktarin natin. Then i-press natin ulit. Pagkatapos takpan natin ulit ng 1 minute. Huwag na natin siya takpan. Iganon lang natin siya. Lutong na ito.